Pada mga idolo, boiler isolation tayo ngayon. So bago tayo mag-proceed sa isolation mga idols, so sa lahat ng mga followers ko dito, may ginawa na akong boiler mounting sa. So yung sa boiler natin, lahat ng nakakabit, yung mga parts niya, may video na yan ha, tsaka may explanation na yan kung para saan. So check nyo lang yun. So balik tayo sa isolation mga idolo. So in normal sailing mga loads, kung sakto yung load nyo, yung speed nyo, di nyo na talaga kailangan ng all-fired boiler. Yung all-fired boiler yan is naka-standby lang palagi. So yung job order ko ngayon is lilinisan ko yung tubes ng all-fired boiler. Pero bago ko linisan yan, dapat ipapa-cool down ko muna to tubig sa loob. Dahil sa bukas pa yung heating coil natin mga loads, yung status natin sa loob ng boiler is may steam pressure pa, at yung tubig is mainit pa. Ang ginagawa kong pag-isolate, sinisrado ko muna yung main steam valve. Oo, alam natin ng return valve to, pero I want to be in the safe side. At next kong ginagawa is sinisrado ko yung steam heating coil, steam inlet at saka steam outlet, tong dalawang to, para wala nang heating yung tubig sa loob. At para pabilis ng pag cool down, itong burner door, binubuksan ko yan para yung air pressure sa loob ng engine room papasok dito, tapos pupunta sa mga tubes at labas sa funnel para mabilis siya mag cool down. Ito na yung pinaka-importanting part ha. So right now wala nang heating sa tubig, di ba? So yung tubig sa loob will cool down slowly. So ang mangyayari, yung steam magiging condensate, di ba? Pati yung tubig magda-drop. So maglo-low level. Ang mangyayari diyan sa loob is magki-create yan ng vacuum. At pag may vacuum dito sa loob ng boiler, may tendency na masira yung casing. Kaya dapat minomonitor nyo yung steam pressure sa loob ng boiler nyo ha. Pag tumungtong na yan sa 0.3 bar or 0.2 bar, dyan nyo nasisimulan buksan yung air vent. So dahan-dahan lang kayo dyan ha, kasi may steam pressure pa rin yan eh, pero mahina na lang.